おはようございます、mga ka-immers. So, quarantine po kami ngayon ng 12 days. Dahil ang aming anak na bunso, si Princess, ay nag-positive po sa COVID-19. Noong Lunes po, January 31, sumakit ang tiyan ni Princess. At nodo itay daw po siya. Masakit daw po yung lalamunan niya. Tapos, nung araw na yon, wala po siyang lagnat. So, dinala ko po siya sa clinic na pinakamalapit dito sa amin. So, pagdating namin doon, tinemperature po siya at ang labas ay naging 37.4. Kaya may sinat na siya o may lagnat na siya. Kaya sabi nung staff, ay bumalik kami sa sasakyan, doon kami maghintay dahil EPCR kinsa daw po or EPCR test si Princess. Pagkatapos ng PCR test ni Princess, ang sabi ng doktor, hintayin po namin yung result ng 24 hours. Ngayon, pag-uwi po namin mga kaibigan dahil hindi po namin alam kung ano yung result ng PCR ni Princess. Ang ginawa ko, namalingki na po ako, nag-grocery na po ako ng mga pagkain po namin good for 2 weeks, yung pinamalingki ko para paghahanda po kung ano man ang resulta, at least may mga pagkain na po kami. Kinabukasan, tumawag na yung doktor sa amin at ang sabi, positive daw po si Princess. Tapos, mawag sa amin yung taga Hokkinjo or yung health center. O, pinagbawalan na kaming lumabas. Ngayon, ang sabi ng taga Hokkinjo sa amin or yung taga health center, kapag kami ay wala pong mararamdaman na lagnat, ubo, sipon o pananakit sa lalamunan, hindi daw po kami kailangang i-PCR test. Dahil okay naman daw po yung nararamdaman namin. Pero kapag may isa po sa amin, mula kay sa misis ko, sa anak ko na panganay, at ako na sumakit yung lalamunan, nilagnat, so kailangan po naming i-PCR test kaagad. Pero kapag wala kaming nararamdaman, walang PCR test. So, hindi daw po ma-extend yung quarantine namin. Dahil kung may nilagnat sa amin o masakit na lamunan, isa, i-PCR test po kami, additional 12 days na naman po, madagdagan po yung araw ng quarantine namin. So, sana wala pong mahawa po sa amin or wala pong magkasakit din po sa amin. So ngayon po mga kaibigan ay Webes na po. So ito po ay pang tatlong araw o pang apat na araw na po namin. So okay naman po kami, misis ko, ako at si Nico, yung panganay namin, ginki naman po kami, wala kaming nararamdaman na kakaiba. So yung anak ko naman, si Princess naman po ay okay naman po siya. Wala na po siyang lagnat mula nung Martes. Tapos hanggang ngayon, okay po siya, malakas po siya. Kaya huwag po tayong mag-alala sa mga nagme-message sa amin. Maraming salamat po sa mga nag-alala kay Princess at sa amin. At sa mga nagboluntaryo na kung may ipabili po kami sa labas. So maraming salamat po. At ang sabi po ng Hokkinjo sa amin, halimbawa kung maubusan daw po kami ng pagkain at wala kaming mautusan, pwede daw po akong lumabas, mamili, pero sa loob ng grocery store, kailangan nasa 10 minutes lang daw po ako. Hindi po ako lalampas ng 10 minutes doon. Labas agad at tapos uwi po agad. So, ngayon, ang ginawa ko mga kaibigan, ito din po ay magiging tips ko na rin po sa inyo. Kapag may nag-PCR kinsa na po sa pamilya po ninyo, mag-grocery na po kayo agad. Kasi hindi natin alam yung result. At bumili kayo ng mga pagkain nyo ng pang 2 weeks na pagkain. At bumili din po kayo ng ito, mga ang binili ko po, bumili din po ako ng paper plate, ito mga paper bowl, tapos ito, disposable na kutsara at saka disposable na ayan, paper cup. Bakit?
ito po yung pinapagamit namin kay Princess. So pagkatapos niyang kumain, binabalot namin ng plastic, tapon agad. So hindi na po tayo naghuhugas. Tapos ang ginawa po namin kay Princess, mga kaibigan, ay lagi po naming pinapainom ng mainit na tubig. So dito kasi sa amin, mga kaibigan, si Princess lang po yung wala pang bakuna. At siya lang din po yung hindi nakakainom ng AIM Global Products o yung mga food supplement namin, dahil ang pwedeng uminom ng nito, ng ascorbic acid, ay 12 years old pataas. At yung pati yung complete, ito 12 years old pataas. So ang iniinom lang niya lagi yung may choco at saka yung kidi. Ito yung kinakain. So araw-araw, pinapakain po namin siya nito yung kidi gummies, dahil parang C24/7 din yon. So araw-araw, tatlong beses. So ngayon, ako, ang ginawa ko, mga kaibigan, kahit 12 years old po ang pwedeng uminom ng ascorbic acid, so pinainom ko po si Princess nito. So vitamins naman po ito, at pinasabayan ko ng complete. Tatlong beses ko po siyang pinapainom sa isang araw. So sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, malakas po si Princess, at yung lalamunan lang niya may kunting sakit na lang daw po. Sana magtuloy-tuloy, at sana hindi rin po kami mahawaan o hindi kami magkasakit, para hindi po ma-extend yung quarantine namin. Ngayon, mga kaibigan, kapag may nag-positive po sa pamilya natin, kung ikaw ay siya kay Hoken, so may sahod po tayo, dahil pwede po nating i-apply yung Sobiotiate. So ang magpa-process po niyan, yung Haken po natin, Haken Gaisha or yung Kaisha natin. Tapos kung ikaw ay kukuminking kuhoken, so sa City Hall po yan i-process yung sahod natin. Babayaran po tayo niyan. Kaya huwag po tayong mag-alala na wala tayong kikitain. Tapos may isa pang ayuda na nabalitaan po namin. So hindi ko pa sure kung ano yung kailangan, ano yung requirements. Dahil yung isang kaibigan din po naming Haponesa ay na-quarantine din po siya ngayon kasama yung kanyang pamilya. At tumawag siya sa amin na may ayuda daw po sa mga pamilyang na quarantine. Tapos may isang Pilipina rin na kaibigan namin tumawag na may totoo daw po na may ayuda na matatanggap yung mga pamilyang na quarantine. So hindi pa namin sure kung ano yung proseso, kung totoo ba o hindi. So yan po yung aalamin namin, at kapag malaman po namin kung ano yung proseso nun, ay ipapaalam din po namin sa inyo, mga kabayan, para makatulong po sa inyo kung halimbawa ma-quarantine po kayo. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood, at kung bago po kayo sa channel na to, paki-subscribe po ang aming channel.